Nag-init ang ulo ng mga pasahero ng LRT2 nang pangsamantalang natigil ang operasyon dahil sa nakitang bitak o crack sa rilis. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Maraming pasahero ang naghihintay sa labas ng Santolan Station ng LRT2 pasado alas 10 ng umaga kanina. Sarado ang istasyon. Sobrang hassle. Hindi ko alam kung paano ako uuwi. Sinuspindi kasi ang biyahe ng LRT2 dahil nagkaroon daw ng technical problem sa rilis malapit sa Cubao Station. May hairline crack na nakita. So, kwan lang, napakaliit. Initially, pagka ganyan, ang gagawin namin, magde-declare kami ng code yellow. Yung code yellow, ibig sabihin yan, lahat ng tren pupunta sa nearest station, titigil sila doon. Wala munang gagalaw. Hindi pa masabi ng LRTA kung paano nagkaroon ng hairline crack sa rilis malapit sa Cubao Station. Isa raw ito sa kanilang inaalam sa investigasyon nila ngayon. 7 minuto lang ang binibigay sa mga tauhan ng LRTA para ayusin ang anumang sira. Paglagpas na ng 7 minuto kanina at di pa naayos ang problema, code red na ang idiniklara. Ibig sabihin, pinababa na ang mga pasahero at wala nang bagong pasaherong pinapasok sa mga estasyon. Habang naka-code red kanina, ginagawan pa ng paraang maresolba ang hairline crack sa rilis. Nagpadaan sila ng tren dito na walang laman na pasahero. So nag-simulate sila doon kung kakayanin niya yung pagdaan na ng tren. So nakita naman nila na safe gamitin ito under normal operating procedure. So nag-declare sila na pwedeng gamitin yung area. At the same time, dineclare nila na pwede nang ibalik sa full line operations yung buong LRT Line 2. Ano naman ang nangyari sa nakitang hairline crack? Nandun pa rin. Kaya lang may mga measures na tayong naka-in-place doon. Kasama na doon yung speed restriction. Usually naglalagay sila ng club. 11:28 ng umaga, muli na nagpasakay ng mga pasahero at nagpatuloy ng operasyon ang LRT 2. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.